CSI, Celebrity Style Inspiration. A special edition of CSI Celebrity Style and Inspiration on the Manila Times Digital TV. It is my honor today na makapunta po sa bahay ng isa sa pinaka-respetadong mga aktres sa pelikulang Pilipino at sa television. And I'm very grateful na winelcome po niya tayo dito. Kanina pa po kami nag-enjoy, kaya isasali naman po namin kayong mga nanonood ng programa sa pag-enjoy namin dito sa bahay ng nag-iisang Miss Sylvia Sanchez. Hello, Miss Sylvia! Congratulations sa family life mo. Parang ang saya-saya ng vibe dito, no? Parang, you know, usually kaming mga minanonood lang sa inyo, we'd think probably when we'd come to a house ng isang artista, pagdating doon, ano pa rin, glamour and all that. Dito ho, dumating kami, kumain ho kami ng lunch, ang saya-saya, paikot lang po yung lazy susan nila, at kuha ka lang ho ng pagkain, may kanin, may kakanin, saka and all yun, that. Bara-bara. Hindi talaga naka, yung table setting, hindi yung, alam mo yun. So parang ang what they see on, kasi ang dami-dami hong mga mothers na nakaka-relate sa inyo. Obviously, kayo ang pinaka-favorite sa role ng isang ina ngayon in showbiz, di ba? Pero behind closed doors, paano si Sylvia Sanchez sa bahay? Paano ako? Normal ako. Mm-mm. Kasi nasa akin, ever since nung pumasok ako ng showbiz, artista ako on cam. Mm-hmm. But off cam, I mean, wala na ako sa harap ng camera, ayokong magpapaka-artista kasi hindi totoo yun eh. Alam mo yun. So, mas gusto kong nasa bahay. Stay lang dito sa bahay, kumakain, tapos nakipaglokohan sa mga yaya ko, sintay alaga lang sa mga bata, kung walang trabaho. Yes. Tapos ganun, mahilig lang ako mahilig talaga ako kumain sa labas. Kami ng pamilya ko, tapos kung busy lahat, ang i-invite ko yung mga kaibigan ko. Dito sa bahay. Doon sa labas or dito. Pero gusto ko yung naglilito pero, ako dito. Pero Miss Sylvia, kanina, you know, just before this, nagka-pictorial po kami because Miss Sylvia is also going to be on the cover of the Sunday Times Magazine. Pero parang, talagang parang siya yung nag-fluff ng mga pillows sa kusina. Gusto mo ice cream. Ano yung mga, as a mom, ano yung mga na-enjoy mo pagiging homemaker? Mag-ayos ng bahay o magluto? Lahat. Na-enjoy ko pagluto, pag-ayos ng bahay, pag-ayos ng kwarto namin. Yun lang. Gusto ko lang maayos lahat. Kontento na ako doon. At okay lang sa akin na, honestly, okay nga lang sa akin na wala akong masyadong cash. Alam mo yung dala? Basta, pag nabuksan ko yung pantry ko lahat, kumpleto, alam mo yung hindi mamumroblema yung mga anak ko. Yes. Security blanket ko po talaga pagkain. Yes. I can tell. Kasi ang kitchen nyo, parang yun ang hub ng bahay. Yung gitna ng naman, bahay. Nakita mo naman, yes. May ganon. Oo nga. Talagang very nanay. Eh. Diba lahat tayo gusto natin wag magugutom ang mga kasamahan natin sa bahay. Basta dito sa bahay na to, kailangan kompleto yung mga pagkain lang sa pantry, yung mga ganun, tapos dito sa taas, kompleto. Kasi kung wala, meron eh palagi ditong nag-check, which is Ria. Bubuksan niya yung pantry. Talaga, tapos pag wala na yung laman, pipicturan niya. Tapos isi-send niya sa Viber namin. You have a big problem, ma'am. Tapos igaganon niya. Kulang. Pag ganun ko, kulang na yung pagkain, so kailangan na mong grocery. Pero thank God, kasi si Ria, very responsible siya na anak. Ang gagawin niya, pag nagtataping ako, siya na nang go-grocery. Wow. So, security blanket talaga namin yung pagkain. Kaya, obviously. Ang saya naman. Ang importante, masaya. But, doesn't that make you such a proud mom? Of kasi course. Nga, imagine course, mo, course. Dito po sa bahay nila, ang artista ko, tatlo. Of course, ang husband naman po ni Miss Sylvia is Mr. Art Ataide, who's also a very successful businessman, ano? Paano nyo hinahandle ang iba't ibang personalities? Lalo na, magkaroon ng tatlong artista sa isang bahay. Pag pasok ng pinto, walang artista. Yeah, kasi usapan namin, kung si, let's say, doon sa yung mga shows nila, ito yung character niyo, pagdating dito, hindi na pwede. Dito, meron ditong mommy and daddy na kailangan niyo sundin. Yes.
Yes. Kahit kumikita kayo, kahit sabihin natin kilala na kayo, especially, di ba, ngayon kilala sila, may mga teleserye, wala sa amin yun, wala sa akin yun. Huwag tayong magyabangan dahil pamilya tayo dito. Mm-hmm. So, kanina, you were giving me a bit of a look nga into how you raised the kids and I'd love for you to be able to share that with our viewers. Kasi po, hindi naman, syempre, mas mahirap kung si Miss Sylvia ang magsabi nun. But they have really been able to give ang mga anak nila, you know, the best life possible, no? They're in a private subdivision. Nag-aral po sa magagandang eskwelahan sila Arjo and Ria, and of course, yung dalawa pa pong anak ni Miss Sylvia, who's not into showbiz yet. Yes, nako, yet, yes. Ha? Hindi natin yung alam. Yung gusto ko, sobra, sobra. Pero paano nyo na nababalanse yon? Kasi, syempre, kayo, you know, there is, sabi nga nila, fame and fortune. Yan ang nakikita ng mga anak ninyo, pero paano nyo yun nagagawa that you have raised them to be someone who checks sa kitchen kung enough yung pagkain, di ba? Mga iba parang care nila kung pupunta pa sila sa kitchen, di ba? Trabaho yan ng mga, siguro, ng mga nagkasambahay natin. Pero how do you do that? And recently ho, in the Manila Times twice already, I think na-feature po natin si Ria doing charity work. Yes. And I think si Arjo also, parang he spends his birthday lagi doing something meaningful to share with others. Paano nyo nagawa yun? Yun naman yung pinagmamalaki ko sa pamilyang to, sa aming mag-asawa at sa mga anak ko. Kasi may regulasyon kami dito na once tumulong ka, I mean, hindi ako against doon sa mga nadyadyaryo o nagpapadyaryo. Kasi especially pag sikat ka talaga, madyadyaryo at madyadyaryo ka. Hindi mo maiiwasan kasi ngayon, sokmed, camera na lang, pwede na eh. Hindi ako against doon. Pero dito sa bahay, sa amin, pag once tumulong ka, huwag mo nang padyaryo, huwag mo nang i-post. Kasi, nalalaman lang namin. Nalalaman namin on our own. Yes. So, yun yung unang regulasyon namin pag tumulong kami. Which is, yun, ginagawa naman. Hindi ko na-elaborate, pero yun, ginagawa. Pero happy ako sa mga bata kasi ako, hindi naman talaga ako mayaman. Anak ng mayaman, mayaman talaga. Okay lang ang buhay ko. Kaya nga ako naging breadwinner kasi, di ba, kailangan kong tumulong sa pamilya ko para makamayos ang buhay namin. But yung swerte lang ako kasi maganda yung buhay ng asawa ko. So, di ba sinabi ko nga sa'yo kanina, nga, alam mo naman, ang lolo't lola, yun yung mga spoiler, yun yung mga, di ba, nang-spoil talaga sa mga apo. So, lahat binibigay. Then, nakikita ko yun, sabi ko, sa husband ko. Pero, sinasabi din ng mga biyanan ko yung dapat hindi maging bully o dapat hindi maging mayabang. Pero syempre, lolo't lola, ibibigay naman talaga. Hindi na kasi na nila responsibilidad yun eh, di ba? Parang enjoy. Enjoy lang kasi. Basta sa kanila, bigay namin kasi nag-enjoy kami, di ba? So, ang responsibilidad no, nasa amin, atin, mga magulang. So, nung nakita ko, sabi ko, husband, baka later on, hindi natin kaya, magalit sa atin yung mga anak natin. Then, there was a time na itong Seria, namamasyal kasi kami. Then, masyado silang exposed dun sa magandang buhay. Yes. Magandang buhay. So, okay lang, but dumating sa point na parang, si Ria parang nandun kami sa picnic room. Tapos, nanonood. May mga batang lumapit na alam mo na, nanghihingi ng something, mapagkain, ano. Biglang, nung time na yon may mga nakapunta doon, nakapasok. So, sabi ni Ria, nakatingin siya sa mga bata. Tapos, she was what? 7 years old at that time. So, honest, innocent question diba? Na, Mommy, why are they poor? Parang ganun, nagtanong siya, bakit? Eh kami, okay kami. Pero bakit may mga batang ganun? So, nagtatanong yung anak ko. So, ang ginawa ko, hindi ko in-explain mabuti doong araw na yun kay Ria. But, nag-decide ako. Nadalhin sila sa Mindanao. Kung diba? Saan ako nanggaling. Doon napakita mo yung buhay ng tao. Yes, kasi nung bata kami, tumatakbo kami sa mga maisan, tumatakbo kami sa mga tubuhan, na naglalaro kami doon, walang mga tsinelas. Alam mo yung mga gano'n? Yes. Batang kanto talaga. So sabi ko, kailangan ko siyang expose dito sa ganitong klaseng mundo. So dinala ko sila ni Arjo doon. Then Arjo was 9 years old. Nung time na yun, si Ria yung 7. Tapos, nagulat sila, bakit may ganito? Bakit may mga batang? Diba, bakit okay yung buhay namin? Bakit dito, parang halos walang pambiling ganito? So, ang daming questions. So, sabi ko na, kasi ito yung isa pang mundo na dapat ma-expose kayo. So, doon, every year, dinadala ko sila Christmas
o summer. And they share whatever they can yes, share. Yes, tapos sabi ko, kayo yung swerte, sila yung mga batang medyo hikaho. Yeah. So, share your blessing. Kaya, tsaka mas na-appreciate nila kung anong meron sila. No? Yes. So, nag-start yung ganun ko sa pamilya. Nag-start yung ganun ko sa pamilya ko na mga anak ko. Na dinadala ko sila, si Arjo, 9 years old, Sylvia, 7 years old. At tuloy-tuloy yun hanggang sa youngest namin ngayon na 9 years old. That's din. So nice. I met him kanina, a very handsome boy. Oh, oh. Fourth grade, si Javi. Yes. Tapos yung isa, si Jella. 17 mag-i-18. Yes. Pa, paano mo ginajuggle, Miss Sylvia? I mean, Miss Sylvia, of course, I'm sure ang mga kapamilya natin dyan alam na meron siya ngayon ongoing teleserye, ang pamilya ko. Mm-hmm. And how do you juggle it? Kasi sa totoo lang, hindi po dahil nasa online tayo ngayon at nagsashow, pero napaka-grounded po ng mga anak niya. Paano nyo na-juggle yun, knowing that you're such a busy woman? Diba? Ang hirap ng showbiz. Ano lang? Time management, time management lang talaga. Yung Monday, Wednesday, Friday ko, taping ko. Tapos Tuesday, Thursday, Saturday, nandito ako sa kanila. Tapos, sinasabi ko lang sa mga anak ko, kahit magkaasawa kayo, kahit magkaapo ako sa inyo, kailangan every Sunday akin ang lunch sama, or dinner. Sama. Kasi nakita ko yun. Wala kaming ganun ha, na pamilya ha. Hindi uso sa amin yun. Basta sama-sama na sa mga ataide. Sa mga ataide yeah. Na pag Sunday, business sila lahat, but every Sunday, lunch together sila, kasama ng mga anak nila. Mm-hmm. So sabi ko, magandang ano to, gawin yes, to. Hanggang sa kaapu-apuhan ko. So ginawa ko rin sa mga anak ko. So every Sunday, Arjoria, lunch or dinner, after that, bahala kayo. Basta, diba? I think then, yung ganun, yung being exposed to your family regularly, at least kilala mo kung sino ka. Lalo na sila na lumalabas sa showbiz na napakaraming nakikilala, pwede kang ma-carried away sa fame. Parang di mo na alam at the end of the day kung sino ka pag-uwi mo ng bahay. Yes. And doing that for them has really, you know, kasi nga na kakasama po namin sila every so often sa mga press conferences, napakagalang. You know, parang babatiin ka, very well mannered, pero hindi yung type na parang ilap yung tao na parang ay masyadong social o mga ganyan. Meron kwento diyan si Arjo nung time ng probinsyano. Okay, siya yung si Joaquin. So everyday yung taping niya. So syempre, yung character niya hindi na siya halos makabitaw kasi everyday siya si Joaquin. So, pagdating dito sa bahay, ipag-usap siya, pero meron siyang may galaw. Joaquin. So, meron siyang may time na, Arjo, what? Alam mo yung very Joaquin na magre-react agad. Sabi ko, ay, hindi maganda to. Mm-mm. Tapos, biglang nakasimangot. Mm-mm. Sabi ko sa kanya, hindi kasi Joaquin dito, si Arjo ka ha. Tapos, merong mga times din na pag nakatayo si Arjo, nag-uusap kami, biglang, wala lang. Utusan ko lang, pahingin yung tubig. Para lang pahingin juice. Para maiba yung... Maiba siya. Alam mo yung, okay, si Arjo pa rin. Para he'll be back to himself. Yes. No? Tapos si Ria naman, pag nandyan, syempre, gumagawa, may mga shows. Nakbigyan mo nga ako, naklutuan mo nga, yung ganun, yung hindi ko inaalaw na malunod sila dun sa... sa character nila yes. O sa pagiging artista. Yes. Kasi iba... Iba ang pagiging artista. Pag sinisigawan ka ng mga tao, pag pinipraise ka na ang galing mo. Feeling mo lahat, ano? Kilala ka, feeling mo, yun ay ang taas mo. Mm-mm. Alam mo yun, pwedeng, yun ang tinatawag nila, di ba, nalunod sa isang basong tubig. Which is ayokong mangyari sa mga anak ko yun. No, Miss Sylvia, diba sabi ko nga sa showbiz ikaw ang paborito ngayon, you know, to portray mother roles because you are very convincing. And ngayon nalalaman natin at kasi sa bahay ganun ka rin. But in your own life, tayo meron syempre tayong ina natin, pero meron din tayong mga mothers na throughout our career kung ano man yung tinahak natin, they're always there to guide us, pangaralan tayo and all that. Sa'yo, paano ka naging ganito? Sino mga nanay na gusto mong mapasalamatan for making you the Sylvia Sanchez that you are today? Okay. Of course, yung nanay ko. Teacher yung nanay siya. Ko. Ang galing alam ba? Alam niyo po, yung nanay ko talaga, sinasabi ko nga, tuloy-tuloy yung blessings ko. Tuloy-tuloy talaga akin, mga anak ko, non-stop. So, minsan sabi ko sa Diyos, bakit parang minsan hindi ko na-deserve pero binibigay mo. Kasi hindi ako perfect. Mm-hmm. Hindi ako mabait all the time. Mm-hmm. Meron din akong kalukuhan. Alam mo yun, yes. Maldita din ako. Yes. ganun yung binibigay mo. So, iniisip ko, ano yung reason? Mm-hmm. So, nagiging reason sa akin is, ito lang yung nakikita ko, siguro dahil... Modesty aside, mabait ako sa nanay ko. Mm-mm. Hindi man akong perfect daughter, but
Pero masasabi ko, I'm one of the best. Importante. Na anak. Alam mo yon. So, yung nanay ko, hanggang ngayon sa akin, mm-hmm. andyan siya. Pinamanahan ng nanay ko ng material things. Kasi mahirap yes. kami. Pero pasalamat ako dun. Kasi meron siyang mas higit pa sa material things yung pinamana niya sa akin. Which is yung puso niya. Oo. Wow. Okay. Kasi yung kabutihan niya, binigay niya sa akin. Yung mga ginagawa niyang tama, nasa tingin niya yung magtutulong sa kapwa, binigay niya sa akin, pinamana niya sa akin. Mm-hmm. Yung walang kayabangan, mm-hmm. alam mo yun, yung parang sabi niya na nanay ko, pag pin-raise ka, pag hinangaan ka, say thank you. Salamat. And, ano mo yun, namnamin mo yun. Enjoyin mo. Oh, but, huwag mong ilagay sa puso't isip mo, totally, kasi yun ang ikakayabang mo. Tapos yung pagiging, mapagbigay sa nanay ko yun eh. Mm-mm. Alam mo yung kahit tutulong siya, kahit wala na siya. Mm-mm. So yun ang nakuha ko, na ginawa ko, pinamana ko sa mga anak ko. Nasabi ko sa mga anak ko, ipamana nyo rin Mm-mm. sa mga anak ko. So, hindi ba mahirap to speak that language? I mean, tayo, ako rin, I'm a mother, so naiintindihan ko talaga. Pero yung mga millennial, I mean, the type of Arjo and Ria, I mean, they're so cool, yeah. diba? Parang pag nakita namin... Pero napapangaralan mo talaga sila. Nararanasan mo ba yung parang pag nakikipag-usap, umiikot yung mata? Parang sabihin nila, ito na naman ng, ito kasi, na-imagine ko kay Ria, di ba? Kasi si Ria, si school, common sa kanila yung mga ganun, yung nakikita ko sa kanya, da. You know what, mandala, da. Sabi ko sa kanya, isa pa tutusok ito yung mata mo. Ginaganon ko talaga. Ginaganon ko sila. Pero napapakinggan din, di ba? Pumapasok. Pasalamat ako kasi kahit anong gawin ko sigurong pangaral sa mga anak ko, kung hindi sila mabubuting tao, mm-hmm. hindi yun papasok sa core. Kanila. Eh. Uh-huh. Diba? Yes, dito yun yes, eh. Yes. Lahat. So, lahat ng yun na binibigay ko ngayon sa nanay, sa mga anak ko, sa nanay ko yun. Mm-hmm. Then, isa pa sa talagang nanay sa akin, nanay mm-hmm. talaga sa akin, is yung manager ko na umalis na nawala. Yes, na. Umanaw na, which is Tita Angge. Ay, grabe yun. Well, love naman. Kilala po sa business. Mm-hmm. Yun, grabe yun magmura. Oo. Ganun. Pero, pag hindi kanya minura daw, sabi niya. Hindi kanya mahal. Pero, yun yung front lang niya eh. Nanay ko yun eh. So, ang lambot ng puso, ang bait na tao, kahit nasusobrahan, nata-take advantage na. And so, I think din, siguro si Tita Angge, if there's anything din na I remember sa kanya, marunong siya talaga mag-handle ng pera. So, na-imbibe mo yun. Kasi, yes. Besides being an actress, of course, si Miss Sylvia rin, also knows kung yung pinaghirapan niyang pera, hindi lang basta yes. mapupunta kung saan. Alam mo rin how to go into business, yes, di ba? Yes. So kami ni Tita Angge, omad pera tayo, sige, mm-hmm. pasok tayo ng ganito. Mm-hmm. Tsaka lakasan lang ng loob. Si Tita Angge, lakas ng loob noon. Yes. Wala akong pera, pero kunin ko to. Matatapos ko rin to. Alam mo yung ganun siya. So, nakuha ko rin sa kanya yon. Yeah. So, which is importante. Kasi kanina, little chismis lang kami. May mga artista kasi, di ba? Minsan, parang akala mo fame and fortune is yes, going to be forever. Yeah. Pero you also have to prepare din naman for the future. Yeah, kasi hindi naman for life sikat ka yan. Hindi naman, di ba, forever, nandyan ka, ikaw yung queen, ikaw yes, yung sikat. Yes. Hindi. Bababa, pag nasa peak mo na ikaw, may time talagang bababa ka at merong papalit. Ngayon, paano mo yun? Paano gagawin mo kung hindi ka nakapag-ipon? Kung hindi mo pinagandaan yung future mo? Although sabi mo nga kanina, parang si God, di ba? Parang binibless ka minsan. Yes. Deserve ko pa ba or whatever? Kasi sa'yo, Ms. Sylvia, if we go back to your career, nag-start ka, minsan nga kontrabida pa eh, di ba? Mm-hmm. Pero yung sa'yo, pabaligtad. And then after that, ngayon ka lead roles, correct. Ngayon ka title roles sa after mga ano. After 27 years sa industriyang to. I mean, and then, you know, everybody sees, kasi syempre yung diba nga may mga artista pag kontrabida, parang sa mata ng tao, forever na lang sila kontrabida. Pero ikaw, napalit mo, na-turn around mo yon yes. At pag tinignan ka namin ngayon, inspiration ka sa mga nanay, mm-hmm. sa mga babae. How did that happen? How did you transform yourself from the kontrabida, may mga sexy pa noon? Sexy, kontrabida. Tapos bilang diba naging yes. dramatic, mm-hmm. na ngayon gusto ko maging kontrabida ulit, sinasabihan akong hindi na bagay sa'yo, yeah. dito ka na sa nanay. Kasi merong isang tao din na, ito din isang nanay sa buhay ko na nagiging, alam mo yun, inspirasyon ko rin. Siya yung talagang lumaban para sa akin. Nakita niya yung, kasi kaibigan ko to nung PA pa. Siya okay. sa ABS. Okay. Hanggang naging
EP, naging ganun hanggang ngayon, mataas na yung pwesto. I mean, okay na yung pwesto niya. Barkada ko pa rin siya. Mm-hmm. Nag-umpisa kaming, pareho kaming... Starting out. Si Miss okay. Jeannie Monteagudo Ocampo. Okay, okay. Siya yung kaibigan ko na nakita din siguro ng puso ko, ng pagiging nanay ko. Mm-mm. So, pinagkatiwalaan niya ako ng role dun sa mundo man ay magunaw kung siya bida nanay. Tapos, be careful. Yes. Tapos, ning-ning. Inuwa niya akong lola. Then, pang fourth shows namin, sabi niya, time mo na. May something there. May something. No? Sabi ko, bakit? Sabi niya, may puso ka eh bilang nanay. Iba ka. Basta ganun, ang dami niya sinabi, nabi ang ganito, ganyan. So sabi ko talaga, sabi niya, kaya mo. Sabi ko pa nga sa kanya, Miss Jeannie, wala akong fans, hindi ko kaya. Kalain, di ba? Imagine that. Sabi niya, magaling ka umarte. Sabi niya, marunong ka umarte. Pas maganda yung piyasa natin. Maganda yung the greatest love. Uh-oh. So pagsamahin natin yun, biyang... Para sa'yo. And true enough, yeah. One of the most successful na yes. teleseries so, na talagang inuulit-ulit ng mga tao. Until now, nagpapaiyak pa rin. Yes, diba? Yes. Oh. So, merong isang binigay sa akin ang Diyos na anghel, which is sa katauhan ni Miss Jeannie Ocampo, na ayun, pinagkatiwalaan niya kong greatest love, tapos umokay naman, tapos after nun hanggang saan? With Arjo naman. Yes. So, ay, ibang klase din yung ugali ng taong yan. Mm-hmm. Saludo din ako. Mm-hmm. And thankful ako kasi minsan talaga hindi mo alam kung sino yung lalaban para sa'yo. True. Sino yung ibibigay sa'yo ng Diyos, diba? Kasi pareho kami magkasama noon. Mm-hmm. Bago lang ako, bago lang siya. Mm-hmm. Tapos ngayon, magbarkada pa rin kami pero mataas na yung posisyon niya. So, yung respeto ko, nakita ko kung paano din niya ginapang yon. Yes. So, nung nakita din niya sa akin yung talent ko na sabi niya, Biang, hindi ko to ibibigay sa iyo dahil kaibigan kita. Dahil kahit kaibigan kita, kung hindi ka marunong, wala out din. Ka. Dahil ako mapapahiya eh. Yeah. Pero siya rin mapapahamak sa trabaho niya. Pero ito, para sa iyo to. Oo. Miss Jeannie, ano yan? In-explain niya, sabi ko talaga sa kanya, may fans ba ako? Meron bang nanonood niya? Imagine now. Oo. Sabi niya, hindi. Meron. Puputok to. Ganun siya. So yun, dinasal ko naman din yung, muntik ko pa nga hindi makuha yung shows talaga. Na yung show na yun eh. Kasi meron akong tinanggap na ibang show. Mm-mm. Pero pag sa'yo talaga, sa'yo bubukol. Oh. So sa akin ano, sa akin talaga napunta. Mm-hmm. Dinasal ko rin yun. Eh, Lord, ibigay mo na sa akin after 27 years, hindi ako nanghingi kahit ano sa karir ko. But this time, Lord, please kapalan ko yung mukha ko, akin na yung greatest. Then finally, naging akin. And now, 'di ba, parang sunod-sunod talaga ang mga teleserye. I don't think you've even had a break, no? Parang parang sandaling-sandali lang meron eh. Naman, nag-break naman ako na hanggang saan after nito mga 5 months. Pero nag-Jesus nag-shoot naman ng movie. Oh, 'di ba? My question lang is, eto naman ibang character din naman yung sa pamilya ko, 'di ba? Parang si Joy Marquez ba meron siyang other woman ba dyan or something? Meron. Ganon. Oo. Sabi nga ni Joe, ito, TV na po. Alam naman niya, pinagmamalaki nga namin ito sa TV. Oo, maganda to. Yung, kasi pinatawag ako ni Direk Ruel Bayani, RSB, kakausapin ako for bagong teleserye. So, in-explain niya sa akin ngayon, okay, maganda. Nanay na naman. Mm-mm. Kasi palaging nanay. Okay lang. Pero anong character? Anong kaibahan doon sa mga ginawa nauna, ko? Kasi yes. Syempre, expect na ikaw ng bago eh. At saka ayoko yung kung ano yung binibigay sa akin, yun ang role, yun ang atake. Ayoko na yung nakabox lang ng ganun. Alam niyo yun? So, sige, pag-aralan ko ganyan. Tapos sabi na si Joey Marquez daw. Sabi ko sana, muntik din si Joey, hindi matuloy dito, every show din, mga ganun. So, finally, nag-story con kami, long table, sa sabi ni RSB, introduce yourself, ganyan, kung ano yung role nyo, ganyan. Pagdating kay Joey, sabi niya, hi, I'm Joey Marquez. Tapos sabi niya, Direk, ginano niya sa Direk RSB, Direk, in-interview nyo ba ako para dito sa show na to? Kasi buhay ko to eh. Diba? Parang relate siya. Yung tingnan nyo, kaya nga ngayon, ang galing ni Joey sa show na to. Mm-mm. Sabi ko sa kanya, effortless. Oo, diba? Sabi niya, buhay eh. Pero sa tatlong, I mean, these big, three big teleseries, of course,
Minus naman all the heavy drama. Baka kasi maiba ng mga tao. Correct ko lang. Joey is aminado siyang babaero. Oo, but pero, he's a very good person. Oo naman. Big heart talaga yung oo, tao. Tsaka very, yeah. Ang faith din niya eh. Yes, tsaka very iba yun. Mabait siya sobra sa... Okay, hindi siya perfect dun sa mga naging girlfriend niya, di ba? Pero, ang perfect niyang father. Totoo naman. Sa totoo lang. Oo, yes. Alam mo lang, aminado naman. Oo naman, alam naman natin ng ano. Kami, tsaka the way naman he carries himself, parang wala naman siyang tinago sa atin. Wala siyang tinago. Diba? Oo, kaya so... Kaya ngayon, itong kaming dalo nagkakahugutan. Humuhugot siya sa akin, Pero dun sa tatlong mother roles, sa tatlong big teleseries, of course, minus naman all the drama, of course, minus yung Alzheimer's sa The Greatest Love, sino yung... mother sa tatlong yun na parang feeling mo talaga relate na relate ito. Ka. Ito! Ito kasi pwedeng may kasi attitude ng kung may yes. Pwedeng merong, stronger kasi siya. Kasi una mother siya na malaka, matapang, yun, strong tama. Character eh. Ako yun eh. Mas maganda. Sa totoong buhay yes, eh. Yes. Siya yung nanay na saktan niyo ko, huwag lang mga anak ko. Ako yun eh. Exactly. Alam mo yun, tayo yun. Uh-oh. Hindi lang ako. Ikaw din bilang mom, di ba? Tapos lahat gagawin, kumakayod sa palengke, nagbebenta. And dumating din ako sa point dati, nagbebenta ng mga kandila, nagchichanggi sa Green Hills. Ginawa ko rin yun. Wow. Pag punta akong taping, magdadala ako ng mga bayong-bayong para magbenta imagine ng mga t-shirts, that. Mga kung ano-ano sa mga co-actors ko. At hindi ako natin nahihiya. Kasi bakit ako mahihiya? Nag-i-enjoy pa ako. Honest living naman, di ba? Yes. You're tapos, doing everything honestly. Yes, tapos, ano ba siya? Ah, matapang. Salbahe, pag ano. Hindi naman salbahe. Kasi nga, di ba, ang mga nakakakilala kay Miss Sylvia sa showbiz, she's sweet, she's a great friend, pero she's fierce. Pag may decision siya, yun eh, di ba? Parang pag, pero pag kinaibigan ka naman niya, paglalaban ka. Yes, diba? Ako naman kasi din yung pagdating sa pagiging kaibigan. Huwag kang mag-expect sa akin. Pero, kusa ako yun. Gagawin mo. Gagawin ko yun. Tama naman yun. Tsaka pagkaibigan mo ko hanggang habang buhay, ang masisira ang friendship natin dahil sa'yo. Ikaw ang aalis, hindi ako. And proven ko na yan. Wow. Ilang beses na. Does it, ano, I mean, is there any pressure now? I mean, kasi before nga sabi mo, contributor roles, and then ngayon, mother na, parang talagang, alam mo naman ng mga viewers ngayon, na gusto nila talaga yung nakaka-relate sila. And now, you really do serve as an inspiration to a lot of women. Lalo na ngayon, every time you tell your story na you started sa humble na beginnings, tapos ngayon, maayos ang buhay, the way you raise your children. Pressure ba yun for a celebrity? Parang pag lumalabas ka ba ngayon, parang mas ano ka, parang nako, kailangan pala well-behaved or whatever. Hindi mo na iniisip. Hindi ko iniisip kasi pag iniisip ko yung, mabipressure ako, maiiba ka pa. Ano yung tingin ng mga tao, artista ako, kailangan maganda ako, kailangan, hi, hello, kailangan maayos, hindi. Kasi ako, kahit may mga tao, pag bad mood ako, nakikita ako, hindi ako magpipretend. Kasi for me, yes, artista ako, pero... Hindi lahat ng oras, di ba? Artista ako sa camera. Yes, sinasabi nilang role model daw. Okay, aware ako doon. Pero kasi, kailangan ba pag pumunta ka sa grocery, sa palengke, yung mga ganon? Di ba? Isa lang naman ang kailangan baunin mo eh. Pagiging mabuting tao mo lagi. Pagiging totoo. Yes, paano ano yun? Ka. Di, batiin mo lahat ng tao. Yan mo yung... Maging mabuti ka sa kapwa mo. Hindi ko kailangang humarap kahit kanino na, hi, hello, magpapaka sa nakakontodo. Yeah. I mean, hindi sa akin yun. Iba, ako, mas makikita mo kung, like sa inyo kanina, kuya, dumating kayo. Ang saya-saya. Diba, yes! So, ano, itsura ko. Talagang maming-mami. Ito ako eh, diba? Pag nasa on-cam na tayo, hindi mag-ayos ako kasi kailangan nakaayos ko at off-cam later on. Mamaya, makikita nyo, jologs na naman ako. Mas masaya yun eh. Oo nga. Kaysa mag-pretend, hindi kasi ako yun eh. Yes, that's true. Pipretend laging. And I think that's what your friends in showbiz and we all love about you because you're so real, di ba? Parang kung ano ka, yun nga ang, kung ano ka, yun ka. Tsaka sa totoo lang, mariringan mo ako sa totoong buhay ng mga mura. Yung mga expression, mga gaguhan. Kasi ganun ang tao. Pero ganun kami nila, mga barkada ko. Kung magsalita kami, alam mo yun, sa ang iingay namin. But positive kami. Kung meron man din akong hate ko, alam mo ko anong pinaka-hate ko. Pag may kaibigan ako, tapos
lahat tayo may problema eh. Yes. Tapos, nasa party tayo, nasa isang grupo tayo, magkasama, tapos dadalhin mo yung problema mo. Ipapa-feel mo sa amin ang laki ng problema mo. No, kasi sinisira mo yung grupo eh. Gusto magpakasaya, yung negative ka rin. Usapan natin yun tayo sa ibang isang lugar. Pero pag once nasa party ka, tawanan lang tayo. So talagang positive vibes lang. Paano mo nakukuha yan? Because, I mean, sabi nga nila, usong-uso ngayon yung sinasabi nila na kailangan din ng me time, take care of myself. Paano mo naman na-maintain yung pagiging positive mo, energetic mo? At, well, yung sa fresh, nakita ko na. Ang ganda, ayan, po, sa likod ang ganda po dito, ito ang dream house ko. Kasi pagka may araw na parang dalang skin, may machine si Miss Sylvia. So ito ang dream house ko. Pero, I mean, what's me time for you? And do you get, I mean, this is a family of six, no? Meron pa pong grade schooler si Miss Sylvia. And you know, her husband is really such a great, lovely, light, magaan lang na dali na, you know, you'd think he's a businessman. Hindi ba nabubuli? Nakakaaliw. Beauty-dermia. Oo, diba? Pero when do you get your me time and what do you do kung ganun? Actually, kung umaalis lang ako, grocery lang talaga. Talaga, oo. Ganun. Therapeutic yun eh. Oo, grocery. Para maraming nanay, ganun. Isa pa papunta ako, o divisoria. Paren ha? Oo. Kahit na Miss Sylvia Sanchez kasi, nagdi-divisoria. Hindi, sinasabi nga sa akin ng mga friends ko na huwag ka doon kasi maraming tao. At saka pagkakaguluhan ka. Sabi ko, hindi, kaya ko i-manage yung sarili ko. Kasi of course, totoo naman yun eh, pagkakaguluhan ka talaga. Mm-hmm. Pero ako kasi, pag halimbawa, ginagawa ko to sa divisoria, pag namimili ako, di mamimili ako, mahipag-usap ako sa lahat. Tapos, di magpapapicture, okay na naman. Tapos, pakikiusapan ko, pwede ba? Mabibili mo na. Mamaya na lang. Okay. Anak, makikinig naman sila lahat eh. Okay. So, hanggang masanay ng masanay sila sa inyo, sa iyo. Pero, of course, hindi maiwasan magpapapicture. Yes. Di, okay. Pero, kasi, ang isa din sa sikreto ko talaga, hindi ako nakikipag-eye to eye contact. Yung pag nasa labas ako, yung halimbawang... Oo, para hindi ka makita ng... Hindi talaga. Nakaganan, kasi pag gano'n, wala ka ng ano eh, lusot. Nakita na ako. Kailangan ka na huminto. Tapos, pag mga gano'n lang, divisoria, o kung saan man ako, diretso lang ako. Kasi, pag titingnan mo lahat, nako, wala na. Wala na. So, ito yung way ko. Tsaka, ayokong mawala sa akin to. Kasi, nag-i-enjoy ako sa divisoria, sa Green Hills. Nag-i-enjoy ako noon eh. So, gumagawa ako ng... Tsaka, buti na lang din talaga, sa totoo lang, until now, nakakatulong yun sa akin yung image na kontrabida before. Kasi at least, di ba? Pwede ka pa rin, may license ka. Kasi, may nariringan pa rin akong, ay, parang salbahe yun eh. Okay lang, basta mabili ko yung gusto kong puntahan. O, ganun. So, actually, naririnig ko yan. Salbahe yun eh. So, pag ginanong salbahe yun, maldita yan, yung kontrabida, sinasampal nga niya si Judy Alcanto. Until now, hindi nila makalimutan na sinasampal-sampal ko si Juday noon pa. Diba? So, Esperanza. So, ako naman, tinitake advantage ko. Mamimili ka na. Okay, fine. Hindi ako tumitingin. Nakakabili ako. Anong pabilin mo sa divisoria, Miss Sylvia? T-shirt ko. T-shirt ng mga anak ko. Damit ng mga anak ko. Diba? And they can afford anything they want. Pero masaya kasi, natutuwa ako kasi yung 5,000 ko. Ang dami. Ang dami, diba? Ang dami. Tapos, akala nyo yung sila Arjo, maluho, sila Ria, mga hindi. Yung bunso ko, ma'am, let's go to divisoria kasi nga, bibigyan ko 2,000. Ang daming laruan, di ba? Yes. Tapos, that's so nice. Of course, namimili din kami ng medyo iba din, yung ibang bagay. But you deserve it naman kasi you're working hard, di ba? Mas masaya ako sa divisoria na iwanan mo ko tas yung mga, di ba? Ang sarap doon. Masarap pa rin yung ano talaga, kung ano yung totoo for you. Di ba? Parang ito, divisoria to. Ang winner-winner talaga ni Miss Sylvia. Miss Sylvia, paano naman ang tips naman sa mga wives, no? And working women. Kasi nga, ikaw, very demanding din ang schedule mo. And may mga husbands na, di ba, pag nawalan ka ng konting oras sa kanila, medyo magtatampo or feeling nila, baka you're hardly home, hindi mo naalagaan. Buti, never kang pinahinto ni Sir Art. Ang swerte ko lang din sa asawa ko kasi never siyang nag-demand. Kahit kaya niya akong paipasta. Diba? Kasi pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede ako actually dito sitting pretty na lang. Okay na ako. Trabaho asawa. Divisoria na lang everyday. Yes. Diba? Pero kasi unang-una din kasi ayoko dahil hindi ako yun. Ako mismo breadwinner sa pamilya namin. Okay? Unang-una, kahit hingin sa akin ang asawa ko yun, ang dami kong demand sa kanya na ikaw babubuhay sa pamilya ko, sa probinsya. Of course, ayokong cargo pa yan cargo yung responsibilidad sa kanya dahil ayokong pinaka-hate ko mag-away tayo sa pera.
Tama. Diba? So kaya nagtatrabaho ako. But, kung kailangan sasabihin niya, pwede, stop niya ako, pwede. Yeah. Thank God na hindi niya ako pinapastop kasi alam naman niya na nag-i-enjoy ako. And you wouldn't be you, diba? Yes. Parang kailangan din, apart from, you know, being able to help yung mga kamag-anak mo siguro before, it's yung fulfillment mo. Hindi ka rin magiging mabuting ina, asawa, nasabay ka. Mamimili siya na trabaho ako na hindi ko siya dinidistorbo. Kasi like kami mag-asawa, meron kami usapan. Ganito, sige, trabaho ka, trabaho ako. Make sure na 7 or 8 or 9, basta yung oras na yon, wag nang lumagpas ng 9, magtatawagan tayo o tatawag ka. Like ako, hindi ako talaga palatawag. Nag-check sa angka, anong ginagawa mo. Hindi tayo ganun. Hindi ako ganun eh. Kasi parang, hindi. Kasi marami siyang meeting. Ayokong maya-maya sumasagot siya sa phone, sasabihin ng mga kaibigan niya na under desire siya. Yeah. Or may kansyawang ganung lalaki. Totoo. Eh, ako nga, strong character ko. Hindi nga ako ganun. Kinakansyawan siya. Pare, yung hindi asawa tayo ko, insecure diba? Kasi. Diba? Totoo yan. Bahala ka dyan sa buhay mo. But make sure, huwag kang pahuli dahil Pero, ikaw na rin, parang you mind the time, you know when to check in with husband, tatawag ka na. Pero pagdating ng 9 o'clock, 10 na, hindi pa tumatawag. Te-text ko na yan, masarap ba ang buhay ng single? Ganon, masarap ba ang buhay ng single? Maganda ba ang katabi mo? Yung mga ganon. So tatawag na siya, nasa meeting ako. Tapos maririnig ko may meeting sila. So ganon lang. Tapos, See, it doesn't have to be heavy going mga misis, diba? Parang light lang. Yes. At alam mo, ang ganda ng relationship nila. Nakikita ko, biruan. Tsaka, dapat hindi ka insecure. Alam mo yung pwesto mo, alam mo kung saan ka nakatayo. Diba, sa buhay ng asawa mo. Like ako kasi, pag sinasabihin ako ng asawa ko, meron ka bang katabi dyan? Sabi ko, sige. Hahanap din ako ng katabi. Ganun sabi sa akin. Lukuhan namin yun. Yeah. So, imbis na mag-away kami, then, of course, nag-aaway kaming mag-asawa, pero ang ginagawa namin, yung sinasabi kasi, di ba, bago ka matulog, kailangan mag-sorry. Magbate. Hindi eh. So, mahirap naman talaga yun. Ang ginagawa ko, parang nag-aaway kami, tatalikod na lang ako. Tatalikod siya hanggang makatulog kami. Kinabukasan, ang gagawin niyan, siya yung unang yayakap o ako yung yayakap. Okay na, tapos kain na tayo. Winner naman. Ganyan. Ang winner ni Pero, Sir Art. Like, of course, hindi kami perfect. No, but wala naman eh. May problema din kami mag-asawa. Yung dinadaanan ng normal na mag-asawa, dinadaanan din namin yun. But, nasa sa inyong dalawa na yun eh. Kung gusto nyo ituloy ang relasyon, gusto nyo ayusin, o, diba? Actually, for me ha, sa relasyon, eto din yung natutunan ko. Kasi, yung mga anak ko, alam ko later on, iiwanan ako ng mga yan eh. May kanya-kanya ng buhay yan eh. Yes. So, alam ko talaga na ang maiiwan sa kayong akin, dalawa. Yung asawa ko. So, mas inaalagaan ko, actually, yung asawa ko. Like, pagpunta akong grocery. Mango-grocery ako, hindi ko isipin mga anak ko. Unahin mo yung mga anak niya. Ako may natututunan tuloy ako. Gusto ko. Gusto ng asawa ko ng bacon. So, bibilhan ko siya kasama ng mga anak ko doon. Sa lahat na yun. Kung gusto ng asawa kong ganito, bibilhan ko siya. Pero na, iba siyempre yung mga anak ko, ma'am, gusto namin yung bunso, ma'am, yung juice, ganyan. Bilhin ko yun sa kanya. Pero anything, parang top of mind yung kanya. Asawa ko, tapos diretso ng mga anak pero ko. Pero tama yun eh, kasi parang ngayon that most of the families, two income, diba? May mga asawa at mga babae talaga nagtatrabaho. Kahit naman anong sabihin mo na, you know, dapat pareho lang, equal lang lalaki sa babae. Minsan, syempre, you also want to make your husband feel like he's the man of the house. Okay. Diba? Bibigay mo rin naman yun. Masarap isipin natin na equal tayo sa mga lalaki. But the reality is, hindi. Hindi talaga. Pero, kahit ako, ang strong ko na ka. Yeah, imagine, strong ka na nga and you still have that, you know, alam mo yung reality. Yes. Na kailangan mo pa rin alagaan. Yes, pag once naghanap ang asawa ko, oy, anong pagkain dito? Ganon siya. Mm-mm. So, kailangan nakaprepare yun. Yeah. Tapos, meron ako dito si Yaya Cherry. Meron ako dyan si Yaya Cherry na siyang naka-focus na sa amin ng asawa ko. O dahil yung lunch ng sir mo. Kahit nasa like, taping ka. Yes, kailangan ganon eh. Ganon sa pagkain. O pagkain bukas. Kailangan eh. Kasi baka sabihin, taping ka lang ng taping. Wala ka ng panahon sa akin. That's at least, kahit yun man lang.
Mm-mm. Diba? Tapos gising. Oh, gising ka na, nag-breakfast ka na. Yung mga ganun. Mm-mm. Tapos, mini-make sure ko yun. Yeah. Nagagawin ko talaga yun. Tapos minsan, pag hindi ko nagagawa kasi sobrang busy, sabi ko, shit. Uh-oh. Parang sandali lang, babalikan ko. Asawa ko, okay ka lang, diba? Pero, imagine ladies, if a Sylvia Sanchez can do it, dapat gawin din natin. May natututunan din ako. Gusto ko lang din talagang sabihin na hindi, opinion ko lang to as a wife. And, parang sa akin, yung mga anak natin, syempre alagaan natin yun. Galing na sa tummy natin yun, mga anak natin yun. But, ang realidad, iiwanan tayo lahat niyan. Magkanya-kanya ng trabaho. Yan, like ako, nanay ko, iniwan ko na sa probinsya siya. Meron akong sariling buhay. Ang makasama mo, pag hindi ka nahiwalay sa asawa mo talaga. Kayong dalawa talaga, at the end of the day, kayo pa rin talaga. So, nurture mo rin pa rin yung relationship na yan. Yes. Hindi dahil may responsibilidad na kayo, lahat na nasa anak. Yes. Diba? So, ako yung, oh, saan ka? Like, last week, sunod-sunod, everyday. So, ako, masarap kasi 'di ba may trabaho ako pero sabi ko sandali lang 'yan sa ako baka alam mo 'yun kasi wala na talaga nang kukulang talaga ako ng time sa kanya. Tapos biglang saan ka pupunta mami ang gabi? Thursday 'yun wala akong taping. Nandun sa ganyan-ganyan. Pwede ba akong pumunta doon para sa dinner, mag-dinner ako pag nandun ka? So 'yun ang ginagawa ko. Oh nice. Yung oh. Alam mo 'yun minsan bumabawi. Oh, mag-make ng effort. Yes. Tsaka element of surprise, 'di ba? Yes. Oh, tapos siya pa yung naglulukuhan kami lagi pag nasa oh let's say uwi ako ng 2 o'clock in the morning. Cut off namin yun eh businessman siya ang trabaho niya afternoon hanggang madaling araw na yun business kasi yung ganoon so nasa hotel siya lagi nakausap niya meetings and all that. So biglang umuwi na ako dito ng 1 o'clock wala pa rin siya oo. So nas nahuhuli siya ay nandito na ako sa bahay ah uwi ka na so ako yung hindi nahihiyang asan ka na uwi ka na so uwi na naman siya o siya oh anong oras ka uuwi so dito na kami actually nagkikita kami before kami matulog. That's tapos good. Biglang ginigising ko lang siya. Kikis ko lang, bye-bye. Alis sabi niya, bakit? Saan ka pupunta? Titaping, nakakalimutan mo. Oo. So, wala naman kayong parang whiteboard na out ka. Alam niya yung schedule ko niya. Eh. Alam pero, niya. Pero, pag sobra na akong wala talagang schedule, ay wala talagang araw-araw umaalis, pag naramdaman niya talaga, sabi niya, taping ka na lang ng taping ah. Sarap buhay. So, talagang they deserve naman minsan magtampo. Oo. Diba? So, and course, you have to make it up to them. Tapos ngayon, kaya ngayon, after Jesus ako ng movie, hindi mo na ako tumatanggap. Meron akong mga tinanggihan, dalawang offer niya sa akin, yung movie, tinanggihan ko. Kasi sunod-sunod eh, sabi ko, sige, tatanggap na lang ako ng mga December. Eh, busy na rin sa December, di ba? Kung merong offer. So, lahat naman ngayon ng dumating, gagawin ko na nang merong gagawin next month. Okay. Pero 10 days lang yun. Movie to. Movie. Oo. Tapos may gagawin ako, January na yung susunod. So, may time pa ako. Lika. Mag-landian tayo nalawa. Lakiat siya tayong dalawa. Oo, diba? So, aalis kami. Kayo lang. Aalis kami. Ay, hindi pwede na. Date. Hindi na kami pwede umalis. Ay, yan dyan ako nagtatampo. Ah. Kasi syempre, alam mo, diba sinasabi nila, dapat meron kang time na kayo. Demanding talaga. Ang hindi, oras kasi, ng yung asawa, trabaho. Oh, yung asawa ko kasi, pag aalis kami sa movie ha, punta kami movie house, gaya mo. May tatawag. Movie. Isasama si Chubby. Well, because nga kasi. Kasi baby, so parang minsan sabi ko, ano mo, kailangan meron tayong dalawang time. Sabihin naman niya sa akin, eh, paano naman si Chubby? So shut up na lang ako. Di, pero totoo yun, kasi soon enough, he's going to be a teenager. So, ngayon, and then you'll have all the time for each other, yes. Diba? Ganun. So na-realize ko nga din, parang okay, kung tayo lang ng tayo, kasi ginagawa namin yan dati. Mm-hmm. Pero ngayon, tingnan mo si Arjot Seria. Wala na. Wala. Hindi na namin control. Hindi mo makukontrol schedule, yan eh. Yeah, yeah. So parang wala na sila. Hi, mother-in-law. My mother-in-law. Hi, good afternoon hi, po. Oo. So ngayon, pag halimbawa may time na, ano ba? Na nawala ako. Saan pag may, wait. Ano pa yung kausapan natin? Yung, kunyari, kasama pa rin si Javi. Oh, kasama si Javi. Kasi na-realize ko rin, pinapayagan ko na. Kasi like ngayon si Arjo, sana ganun ako nung bata ako. Oh. At kay Ria na. Yeah. Every time, sinakasama mo. Lagi. Oo, kasi, you can't bring back mo time. Yun, you can't. Joe, where are you? Dito ako. Pwede tayo. No, ma'am, because I have like this. Di ba nakakasama ng loob? Yeah. Tatanggapin mo na lang. Kaya ngayon, take advantage ako dito kay Chubby. Tapos, eto nga, very good example. Yung room niya ngayon, ginagawa. So, he's staying with you. Ito yung room ko, ito yung room niya. Ang gusto niya, mag-stay doon kay Ria. Okay. Kasi maka-ate yun ate. So, okay, I was staying, yung sabi niya doon sa room ng ate ko. Sabi ko, pwedeng doon ka na lang sa room namin. Sabi niya, ma'am, ganyan.
please, nagbig pa ako. Sabi niya, okay, so starting last night, nandun siya sa kwarto ko. So, pagbukas ko na andun yung anak ko, ay, nakakatawa. Ang sarap yakapin para matulog. Iba talaga kasi pagdating ng panahon, ang mga anak natin, aalis na yan. Yes. Sa ayot sa gusto natin, may sarili-sarili na nga. I really do have to congratulate you, Ms. Sylvia, because, you know, I can really sense yung fulfillment mo as an actress, as a mother, as a wife, di ba? Mm-hmm. You know, parang sabi mo nga minsan, you're getting all these blessings, but then you're wondering, dami na, meron pa. Pero what else do you have? Or what else are you looking forward to? And you'd like to be able to achieve? Ako, makita ko isang araw, ma-fulfill lahat ng anak ko yung mga pangarap nila sa buhay nila. Yung successful sila, physically, emotionally, financially, di ba? I mean, lahat na. You always want yung, kung anong meron ka, better pa yung kanila. Yes, diba? Yes. Uh-oh. Tapos, yun, ang tanging hinihiling ko nila ngayon, basta hindi, dati kasi nanghihingi ako eh. Ngayon parang, lagi ko nang sinasabi para sa kanila, Lord, kasi ginawa mo nga to na, 'di ba? Hindi ko to inisa-isang hiningi sa iyo, binigay mo nga eh. Yes. Yung hiningi ko sinobrahan mo pa. So ngayon parang your will be done, Lord. Bahala ka. Ang ina-achieve ko na lang talaga is pati yung probinsya na pamilya ko, yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, mabigyan ko sila ng lahat ng tamang para sa kanila, pangkabuhayan nila. And yung nanay ko maging masaya lang. Parang ngayon hinihiling ko na lang happiness and maging maayos lang yung everything. Wala lang kaming sakit. Yeah. Mo yun. At the end of the day talagang it's really for your loved ones. Na lang laging hinihingi ko, happiness and good health para sa lahat kasi ayokong ito pa pala. Ito talaga totoo. Until now sinasabi ko sa Diyos. Ito, nakikipag-usap ako. Para ko siyang dinidiktahan, but at the same time, hindi ko siya dinidiktahan, pero ito lang yung gusto kong pinaparating sa kanya lagi, na para bang, of course, hindi ko siya pwedeng diktahan, pero ito lang yung lagi kong sinasabi sa kanya. Kung may una mang mamamatay sa pamilya ko, nako, ako yun. Nako naman. Hindi, kasi hindi ko kaya yung mga anak ko at asawa ko. Ako that's yun. So true. That's so kasi, true. Kasi lahat ng dumaan na problema sa buhay ko, lahat ng dagok, lahat, and then na naging sobra akong down. Dinaanan ko na. Mm-mm. Sabi ko, so ano yung problemang sa tingin ko ikakagano kurung-kurung ko talaga. Feel lose anyone. Anak ko. Hindi ako matapang doon. Mm-mm. Pati asawa ko. Mm-mm. Ay, nakuha. Sabi ko, Lord, sige na. Pero Lord, wag muna ngayon ha. Gusto ko magkaapo. True. Sabi ko, ganun naman ako. Yes. Lord, please, ako na unahin mo sa pamilyang to. Ganun, seryoso ako. Tapos bigla akong kakambyo. Lord, pero gusto ko pa magkaapo ha. Gusto ko pang degrigela. Kasi ang ganda-ganda rin ang mga jeans. So, of course, you'd want to see even more beautiful attires coming, di ba? Gusto kong mag-spoil ng apo ko. Ano yung mga problema? Ganyan turn mo naman. Ginawa ng, di ba, nanay ko at mga biyanan ko na sa inyo yung responsibilidad. Bahala ka. Ako naman ngayon. Hi. That's very true. Pero hindi pa ngayon, ah. Hindi pa ngayon. Magtrabaho muna yung mga anak ko. Parang bahala sila, mag-asawa sila 3 years from now, 2 years from now. Mm-hmm. Basta make sure na stable ka. Like, Ria, sabi ko sa kanya, hindi porke babae ka, sasandal ka sa asawa mo. Oo. Kasi ang hirap yung ultimo kahit anong bilhin mo, hingi mo sa asawa. Iba pa rin yung meron kang sarili. Tsaka may sense of ano ka naman. Diba? Pride at tsaka yung sense of self. Yes, diba? Parang kaya ko eh. Ako yung ganon. So hindi ka. And si Arjo naman, especially dahil si Arjo, siya yung lalaki, siya yung padre de pamilya. So gusto ko stable siya talaga. Yes. Okay na siya ngayon pero gusto ko pa siyang maging stable pa. Kasi nakita niya naman sa daddy niya na binigay naman lahat sa amin. So I'm sure, sabi niya ni Arjo, pag nag-asawa ko, ma'am, gusto ko bigay lahat sa asawa at mga anak ko. Mm-mm. I wanna give more than what even his dad gave him. So, paano yun? Mabibigay, di ba? Kung hindi siya magiging masipag. Yes. So ngayon, yun na lang yung hiwala na sa sarili ko sa mga anak ko na lang. Mm-mm. Maging okay ang buhay ng anak ko. Good health, happiness. And we are very very happy for you. You are truly bagay na bagay kayo sa show namin. Celebrity, style, and inspiration.
So this is one for the books ng Spotlight of CSI. Salamat po ng marami, Ms. Sylvia Sanchez. Thank you. See you again in our next edition. Thank you so much. Maraming salamat po. CSI, Celebrity Style Inspiration.